Good day, class. This is my tutorial video about culling of significant statements from the journal article. Okay. So, paano nga ba kumuha ng significant statement from the literature, related literature? So, pagkatapos natin magkapag-isip ng title, ng topic, kailangan natin bigyan siya ng konting background. Konting rationale na kung saan may konting description ng inyong title. So, paano natin gagawin yon? Kailangan natin ng related literature. So, yung related literature na yan ay manggagaling sa journal article. Bakit? Yan na ngayon ang tinatawag na primary source ng paggagawa ng research. Okay. So, using the Google Scholar, no, na index, kahanap tayo doon ng related literature. Okay. So, pagkatapos natin mahanap ang related literature using the Google Scholar, so, ang Google Scholar, yan, using the keywords, Google Scholar, using the keywords, pag nandun na kayo sa Google Scholar na page, i-key-in nyo lang yung topic ninyo using the keywords. Ano yung pwede natin gamitin ng keywords? Ito yung mga words na ginamit nyo sa inyong topic or title. Okay? So, halimbawa po dito is bayanihan spirit among Filipinos. Ayan. So, nakikita po natin na marami siyang lumabas na journal article. Pero, ang rule po kasi sa research is hindi dapat sa lalagpas sa 5 years. So, ito na yung gagawin natin. Ika-custom range ninyo yung inyong search. So, lahat lang po dyan ay lalabas ay patungkol lang sa, nakalimit na po yung inyong year. Okay? So, titingnan nyo po ang lumalabas. Mayroon Hotmail at mayroong PDF. Pag Hotmail po, hindi po yan ninyo ma-download. Ang ma-download nyo lang po ay yung PDF. Okay? So, paano pa po natin matitingnan kung talagang related literature siya? So, bukod po doon sa title, titingnan nyo rin po yung content, yung short description ng article. So, makikita ninyo ang ating keywords is bayanihan spirit among Filipino. So, ito na po yon. So, nandun po yung keywords, bayanihan spirit. Okay? So, ayan. So, ibig po sabihin, ito ay related literature talaga. So, ayan pa. So, marami, no? Okay. So, titingnan natin, bayanihan spirit. Ayan. Okay. So, ito po. Pag confirm na related siya, ang gagawin po ninyo ay ida-download ninyo or ikiklik nyo yung PDF PDF file. Yan po. Okay, click. Ayan. So, bayanihan spirit. So, isi-save nyo po ito sa inyong mga folder. So, ikakopy nyo para hindi kayo mahirapan maghanap later on ng inyong file. So, situate po na inyong na-copy-paste yung tamang title. Para in case later on ay hanapin nyo siya, hindi na kayo mahirapan, just search nyo lang po yung title or keywords ay makahanap nyo na po siya. So, sa akin, sa download ko siya nilagay, then save. Ayan. So, meron na po tayong related journal article na pwede nating pagkuhanan. Ilan po ang kailangan natin? For the description itself ng inyong title is 10. So, ayan. So, based po doon sa, ito na po yun ha, paano ba natin hahanapin yung significant statement? So, dito po sa search window, nakita po natin dyan, ayan, bayanihan spirit. So, hindi nyo na kailangan basahin ang buong journal article. Using keywords po, no, bayanihan spirit, ayan.
So, makita ninyo, lumabas na kaagad yung mga keywords, yung bayanihan spirit. So, ano po bang hinahanap natin sa significant statement? Andyan po yung definition, andyan po yung characteristics, yung level, yung cause and effect, yung result ng isang study, when it is experimental, or whatever, no? That will describe, no? That will support or explain your topic. Ayan. So, sa akin po, ayan, hinighlight ko siya. Ang gagawin lang po ninyo, tingin nyo, copy-paste lang po ng copy-paste. Bakit po? No? Ang importante po, mayroon kayong nakat na significant statement. Later on, pag samasamahin nyo yan, malalaman nyo kung bakit kailangan natin gawin ito. Okay, so copy-paste lang ng copy-paste. Okay, cut. And then, ayan. Okay, ito po ang sample ha. Ito yung kanina ginawa ko. Kasi po meron kami ongoing research ngayon patungkol sa bayanihan spirit. So, itong journal na ito, ayan, copy. Okay, copy. And then, punta po tayo doon sa article. No? So, ano ang ginagawa natin? Dinidescribe natin yung title. Binibigyan natin ng support. No? Supporting statement. No? Para doon sa kung feasible po ba yung study. No? Okay. So, nandyan na po yan. Copy-paste lang. Copy-paste. Okay. After ng copy-paste, don't forget to put the citation. Why? Napakarami po. Marami pa kayo mamayang ma-encounter na citation. Para hindi nyo ma-miss, ito po. Simple lang po. Tingnan nyo po yung kudlit. Okay? Parenthesis. No, it is not a parenthesis. It is a apostrophe. So, using the APA po, you copy and then paste doon sa citation. So, sa citation po, ang kailangan lang ay yung surname at saka yung date ng publication, year ng publication. Okay, so pagkatapos niyo po yan isulat, tapos yung maayos yan, don't forget naman po na ilagay nyo siya sa reference. So, simultaneously, habang gumagawa kayo ng inyong document, research document, simultaneously, kayo po ay gumagawa ng reference ninyo. Yan. Okay? So, hinighlight ko po siya. Ibig po sabihin, yan po ang reference. Bakit ko po in-highlight? Kasi po may mga citation po na nandyan din within the text. So, kailangan ko po ma-identify, matandaan kung alin po ba talaga ang pinagkuhanan kong journal article. So, bakit po? Kasi merong may citation na po existing. So, nakita nyo po, binilagyan ko ng cited by, yun sa pinag-citan ko po. So, after po nyan, ay gawa po kayo ng reference. So, simultaneous po, no? Yun simultaneously na ginagawa yung journal, yung reference ng, ayan. Okay? So, ganun po ang paggawa nung ng paggawa ng reference, no? Okay. So, dagdagan pa po natin. Ayan, may ginamit pa ako kanina. Kailangan kong kuhanin. Nakalimutan kong kuhanin yung reference. Kaya ngayon po ay kailangan ko siyang ilagay na kagad. Okay? Para hindi ko makalimutan. Ayan.
So, okay, nag-undo ako. Okay. Yan. Okay. So, mamaya po, pwede natin ayusin yan ng, yan. So, dito po, again, kailangan ko yung surname lang para makapag-site ako doon sa hindi ko na site kanina. Ayan. Tanda ko lang yung title at saka sinong author. Ayan. So, surname lang po, walang initials. Okay. So, sa ABA po, ang pwede lang pong gawing et al kapag more than 5 ang author. Dito po kasi sa kanila ay ano pa lang eh, 4. Okay. So, yan na nga po. May mga statement na po. May mga significant statement na ang yan. So, nakal po natin yan. Kaya calling of significant statement kasi nga kinuha natin siya copy-paste from the journal article. Okay. So, kung makita ninyo po, ito ay ginawang ko na siya ng citation. And then, yung... So, pag direct nyo siya sinite, yung article, wala siyang cited by. Pero pag may existing na siyang, may existing siyang citation at kinuha niyo yung article, you need to put cited by. Okay. So, yan po ang pagkuha ng pagkal ng significant statement. So, kuha lang po kayo ng kuha. Damihan ninyo. And later on, ayan, gaganito yung bubuin nyo siya as paragraph. Ayan, o, kita nyo, ayan. So, yung nakapula po, pinupula po yan pag draft pa lang. Then, later on, pag okay na, na paraphrase nyo na po, agaw-gawin nyo na pong block. Okay? So, thank you.